ganyan na. Ay, spot na naman agad. Wala kang ubo, hindi ka pa nga kumakain. Baka sumakit yan mo. Aga pa niyan. Nagdede ka na. Hotdog po. Ayaw mong hotdog. Kain ka na. Hotdog pa. Hotdog lang. Ito? Hotdog. Eh, tulog. Kagabi ata yun. Ano tuyo? Hindi, binili ko ito kanina. Nakain ikaw ng tuyo? Ano lang ito tuyo? Nakain ka ng tuyo? Iawis ko na yung tubig. Kasi nga gusto ko ng tuyo, sabi mo. Iba na schedule ni Lindin. Tuwa ka nga pato. Option na. Pay nga siya kahapon. Dapat nga bukas daw, sinabi niya. Ngayon daw talaga iskid ka niya. Diyos niya. Dawin lang tana niyang pride. Kaso tumawag daw siya. Ay, atang ko daw alakay. Rundan sa isang manager, kagagawa ng iskid ko. Atang ko daw alakay. Hindi ako nabukas si, ano, si Lindin para makapahin na naman. Pato. Para sabay sila. Off din siya ngayon. Kaka-off lang nila, no. Buti off sila agad. Pagod sila kahapon. Eh, stress sa... ano? Ayan ang ginagamit mo. Bago lang po. Bago kasi ako nagbebenta ng mga ganito, tinatry ko muna. Para maganda ibenta. Para nakikita sa iyo. Lindin yung ano. Tapos pag di ko siya nakitaan ng pagbabago sa balat ko, hindi ko pinibenta. Mami, ikap! Mami! Wait lang. Ikap! Ketchup? Ay. Wala ka ng gatas, oh. Runong ka bukas niya? Hanggang lang yan. Buti kumain ka. Kain na. At ang papa mo? Ang taas. Si mama? Tuntin. Tulog pa sila? Tuntin na. Giting na po. Ano gagawa nila? Yung boses niya parang si Lin Lin. Ha? Cellphone sila. Nag-cellphone sila? Ito muna ako iiwa yan. Ikaw na iiwa? Ikaw na. Marunong ka? Marunong ka mag-tinidor tsaka kutsara? Naktayin-tayo yung kutsara mo sa tinidor. Subo ka pati kami na. Malaki ka na. Malaki ka na eh. Norunong na ikaw. Malaki na ako. Patago niya sa akin yung bag niya kahapon. Binigay niya sa akin. Yan ala ko naman bababa siya kasi umakyat lang. Sabi ko, ang alam ko, pera niya, sobra yun ng 1,000. Binayad niya sa tricycle. May 900 pa siya. Tapos si, sabi ko, nasaan yung pera ni mama mo sa tricycle? Nasa kanya niya. Kaya sa isip ko, wala doon sa bag niya. Kaya yung bag niya, yung niya sa akin, nilagay ko lang doon sa bintila. Andun pala. Kulang na tuya. Gising niya. May kinukain kahit hindi. Saan? Doon sa bag ko. Hindi. Saan nilagay yung bag ko? Doon lang. Binti lang doon. Eh, hindi ko naman alam na. Bandrit tuya? Natira daw 300 ba lang. Putik yan. Ang laki pa ng kinuha. Sa sambal. Wala naman siya pinili pa doon.
Hindi ko alam na may pera yun. Sa isip ko, nasa bulsa niya. Eh, hindi na siya bumabay. Kasi nung bumaba sila nang dito pa yata kayo. Pag dumating si Roldan, gising pa ka. Kumakain ata ako. Nagising ako ng edit na ako lang kasi ako na. Tapos, madaling araw na yan. Eh, hindi pala ako kumain kagabi. Ano? Nagtitimpla ang gato. Ano, ano yata? Ahin yung sabi niya kanina. Dalawang araw hulog mo eh. Kahapon pa ka ngayon. Ilang bulawang. Tignan mo lang nga. Palak pala ang tulog. Sarap. Luluto ko yan. Nakukulaan ko muna. Pag lumabas na yung kulay. Tapon ko. Saka ako pinipito. Ganun din ginagawa ko. Tsaka maganda siya. Hindi siya kumukulubot. Pero na nakalagay naman dun sa palit ko siya kumukulaan. Pag niluto mo kasi lalo na pag-frozen, hindi siya luto sa loob. Sarap yan. Ganda na ba ako? Lindsay? Lindsay? Nanay, ganda oh. Anong kulay buhok ni nanay? Green. Green? ito. Anong kulay? Yung kinakain mo, green. Brown. Brown, black na hinahanap ko. Wala. Brown, black. Ano lang ito eh. Medium brown. Maganda din yung pag tinutuyo. Kain ka na. Sumbo ka kanin. Ganda ni Lindsay. Oo, hot dog. Dapat yung ibang puti mo, binigay mo sa akin. Uy, tangos siguro ng ilong niya. Napakaganda na. Naman ilong. Siguro tatangos din siya tulad kay Princess. Pangumpango si Princess ng baby. Ngayon, ano eh. Kamukha ito ng ate niya eh. Nagkaroon ng ano, dito yung ilong ni Princess eh. Ang lumalaki. Si Shana. Kakaroon naman dito. Pangalan ng ate niya, Shana. Maputi. Tapos, ganyan-ganyan ang mata. Shana, parang si Shano pala yun eh. Shana. Kambal ni Sean. Ganyan din kapote. Sabi ko parang nakita ko na si Lindsay paglaki. Pero pag nag-side trip naman, parang may tumutubo naman yung ilong. Kasi ilong ni Aya din naman ganyan eh. Tilinlin din naman. Ano. Yung ilong ni Lindlin parang matangos din, maliit lang. Ganda. Dami manliligaw dyan. Mga ilong namin, nagmano sa nanay. Kasi ilong na tatay ko maganda eh. At si Lolo. Tangos na ilong. Mga ilong namin, nagmano si Caridad. Ilong natin, Tia. Uy.
ako nagmamahal. May tama wala ako ano? Si Kuya ano, Kuya Buboy tangos ng ilong. Nang ano yun eh, pati ano nung nagmanas sa sabi ng malbun ba? Oo nga. Sayang si Kebi. Lagi ako binabatukan nun eh. Ang kulit nun eh. Kung ba siguro namatay, baka nung siman din ba? Oo nga, baka nagbago din. Wala siyang problema sa pag-aaral niya. In love yun sa girlfriend niya. Ano yun? Hindi mo matanda na yun. Bukan ako nung binigyan niya tatay. Binigyan siyang cellphone. Binigyan siya ng... Kasi nag-aaral siya ng Avon eh. Binigyan siya ng relo na Avon. Nakilala niya yun kasi nagpupunta-punta daw doon. Sa ano, nagtatrabaho niya sa tubigan. Oo. Lagi siyang ano, tapos binibiro niya din. Dinadalang tubig ng pagkain doon. Oo nga. Tapos, simula sila sa biro, ano. Tapos hindi yata pumasok sa biro. Pero pumasok sa bubble mo, pero hindi lang sila nagkita. Naka-tricycle pa siya pumunta rito. Hindi ako sa bubble. Mga lotion yun. Sabi ko wala dito. Ay, ko rin sa alahas nung pumunta rito. Nakita mo na yung palatiyo. Nakausap ko, sabi ko, ilang tawag ka nung 69. Kasi nasa Bicol kayo na nung unang kita ko din. 69 na daw siya. Sabi ko, mas matanda pa po sa... Kasi ako, 60, ano lang yata ako. 50 plus ka ata nun. 62 lang siya. Ay, hindi. 60 lang yata. Kasi yung tagal na din. Anong tawag ka na, Tia? Tatlong gelong manok yata yung pinadala rito, tapos may mantika, may ano, may itlog, may arena. Tapos, nung kinahapunan po, pumunta siya rito. Kaya gustong-gusto niya yun, bait daw eh. Tapos, wala nang binigay kay Bubo. Tapos,